nilalang samahan sa Ama ug sa Espiritu Santo. Father Almighty, we praise you, we glorify your name, for this another wonderful August 15, 2014 at the Viernes. Another episode to us, apology, forgiveness. For all our transgressions and trespasses, Father, please bless our Pope Francisco, Leti 16, Pablo Ambassadors, Tres Maesterium, Caritat de Pimbito Pidal, at Bishop Palma, Bishop Lord Bishop Negruso, kami Bishop Hakon, Makapari Antikos, Kamatrian, Seminarians, Lay Evangelizers. Father, please bless our benefactors, donor supporters, the people who are working behind this media ministry, even our public ministry, our feeding and outreach program for the poor. Panalangin ni Ama. Pilog-pilog ng karasya, panalangin, umilagro, ibubuk mo at kanila. Father, please bless also our business partners, our ministry partners. Please bless our President Kino Vice President, Binay Cabinet Members, Setos Congressmen, Provincial Officials, Municipal Town Officials, Barangay Officials, Department of Justice, Supreme Court. Titans, bless you. Father, I pray for San Miguel Network, Radio Hagda, the TVP for Ubay, Radio Ubay, the City Grand Condition of Management was John, with his wife, was Ligaya, Edo Dong Lim Chua, Netayan, Voices, Community, and Society in Satellite Network. I pray for our different projects, expansions of offices, our technical department in Tundon, our engineering department. Please bless our construction workers, protect them, our collectors, our partner, Buhikudos. Father, I offer to you everything in our lives. Father, in Jesus' powerful name of Nazareth, and if you have cancer, cast out all our sins, diseases, infirmities, problems, pains, troubles, hatred, anxieties, spirit of ignorance, spiritual crisis, pride, I rebuke you without. From our hearts, from our minds, come to the foot of the cross of our Jesus Christ. Father, panalangin ang tanang nasa panibalay, hospitals. Labi na may sakit, inuhos, at encephalos, middle disorder, brain cancer, brain tumor, sakit sa mata, katarata, glaucoma, pteridium, sakit sa dalunga, likadungog, sinusitis, sakit sa gums, dila, guitar, laryngitis, tonsillitis, parenchitis, sore throat, difference sa saliw, sakit sa kasing-kasing, heartburn, heart failure, sakit sa baga, abdo, at ay kidney, na ibato sa abdo, taas ang creatinine, uric acid, sakit sa kidney, arthritis sa yuma, cholesterol, diabetes, paralysis, evil, na stroke, undiagnosed diseases of our lives, doon ay cyst, bubon, breast cancer, negative cancer cells in our bodies, I rebuke you. You will be dissolved by the precious blood of our Lord Jesus Christ. You will be dissolved by the love of God. I rebuke you now from each one of us. Come to the foot of the cross. You are not defeated. Holy Spirit, come fill this place with your power, wisdom, conversion, and healing. Santa Maria, San Jose, Patipio, San Vicente, Pura, San Roque, Ezequiel, Moreo, San Blas, and Camilos, Chupilo, Camumo, Putusi, Patipito, Paul Antonio, Carlos Borimio, Ubani, San Damas, Los San Cristian, Dole, Padua, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Still, Tim, para que yo leave all sense, grabos, please, pray for us, be with us, as we honor and praise our Almighty God. In Jesus' name. Mahal ng Birhen sa Asumpsyon, iampun. Ang atong Ebanghelyo karong adlawa, tinutlo sumala ni San Lucas Kapitulo 1, 39 ngadto ug 56. Unya nangandang si Maria, umidali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Hodiya. Miadto siya sa balay ni Zacarias o napilimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangamusta ni Maria, nilihok ang bata sunod sa tiyan, unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth o misulti sa pusugatino.
bulahan ka sa tanang babae, bulahan ang bata na imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay, ang inahan sa akong Ginoo, midugaw ka na ko. Kaya pagkadungog ko gayon sa imong pagkamusta, milukso sa kalipay ang bata na akong isapan. Bulahan ka, kamit ko, na matuman gayon ang insayon sa Ginoo kanimo. Ang awit ni Maria sa pagdahin. Unya mengon si Maria. Nagdaig sa Ginoong akong kanan. Huwag nagmalipay sa Diyos na akong manluwas. Tungod kininumdong siya kanako ngayon ubos na sulugoon. Ubsugad karon ang tanang tao mutawag kanako bulan. Tungod sa mga dagkong butang na girimo kanako sa gamhanan ng Diyos, bulahan ang iyong kanan. Nagpakita sa kaluhoy sa tanan na may kahadlo kanina. Ikan sa usa ka kaliwatan, ngadto sa tanang kaliwatan. Ipakyaw niya ang iyong makamot na gamhanan kung ipatibulaan ang mga tao na mapitas o luban sa tanan nilang lahaw. Ipukan niya ang mga hali na gamhanan ikan sa ilang mga truno kung itubong ang mga timaba. Ibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutong kung niyang ipapahawa na walay dala ang mga tanto. Gituman niya ang iyang saad sa ako makatigulangan. Mitabang siya kang Israel na iyang sulugun. Kung idumdum siya pagpakitang kaluoy kang Abraham. Kung sadan niya makaliwat hangtod sa kanturan. Ipuyo si Maria o mga tulog kabulan uban kang Elizabeth. Ugunya ni Pauli sa ila. Today we are remembering St. Mary of Assumption, ang mahal na berhen na ipasaka sa Ginoo. Lahit itong Ascension of Christ, lahit po ni Mary's Assumption, ang Ascension si Kristo mismo by his own power misaka. While Mary gipasaka, meaning there is somebody na maoy nagpasaka sa iya. Kung karon pista sa daghang mga dapit, sanglit, kung atong pamalandungan pag-ayo, mani ang pinakalabaw sa kasaulugan sa mahal nga Mary Maria ang itawag nato o pagkayam. Like the resurrection of Christ, ang iyang pagkabanhaw during Easter Sunday, mao ang mother of all feasts and festivals of our liturgy. We study this in our what we call Father Study sa liturgy na kining itawag nato o pagkabanaw sa Ginoo, mao ang inahans na ng pista. In the same way, kinisang pagkabanaw sa Malgabirin, kay kining assumption mo ni ang pagkabanaw niya, na lawas o galag, ipasakas na dos langit, kung sa madugta, mao ni mingon ang mga tulugo, labi na ni Pope Pius XII, na ito 1950, ang kasalugan ni Ningandawa, usa ka dakot kaayo nga kasaulugan. In fact, this is defined as a dogma. Speaking of dogma means one of the official teachings of the Roman Catholic Church. Usa ni mga dakot kaayo nga panudlo sa atong simbahan. The Assumption of Mary was declared a dogma of the Catholic faith by Pope Pius XII in 1950, it says that the Virgin Mary, at the end of her life, was taken body and soul to heaven in glory. The feast is celebrated in August 15. Mabasa ni sa My First History, page 191. Ni libro nga akong gikunitan sa ako karumang kamot. Mary's Assumption, ang pagpasakas Malgabirin. Malgabirin, kami unta at the end of our lives.
sa magkanimo, mukaya punta pano ngadto sa langit, ngadto sa Ginoo. Iapilbig ampo, magagirin, kaming na ay mga problema, mga sakit, mga pagsulay, mga gihangbing sa among testag sa kakinabuhi. Iyan po, may magagirin, for more wisdom and enlightenment. In Jesus' name, amen. I encourage the public to interact naining maong programa. Please text me 0928414940 0930681380 sa atong Globe Line 0926-6607-505 o sa atong landline 5318061. Ubanya po na ako karon si Dong Tuntun, ang among pinagpapuhan na rin janitor, anchor, technician, DJ, busover, ulang ako niya. Mga ni mga papil sa atong mga kaubanan diri. They are working with me in this ministry here, in this network, with DJ Fundor. And some of them, ng Dong Kid, Dong Sandro, Dong Nanti, yeah, doon ay bago pa ron si Dong Vicente Crisanta, Dong Tuntun, ang bago ninyong kauban, oh, uban ni Ames. They are working with me, meaning atong programa, matagutan. Then, there are many questions na niabot sa atong opisina. Is adaw ko nga nung nahanaw ko sa taas-taas ng panahon, sa iri. Tungod din sa dilit na kapugnan nga tawag sa panahon. I need to rest, both body and soul, mind, heart, and spirit. Nang lang mabaway kay I ask God many times, why you will allow a certain person to be sick? Anong hindi mo mangitulot na ang tao masakit? Ang Ginoo, ni Hong-Hong, I ask this many times, pero ang Ginoo mo Hong-Hong, kaya mo kung sa'yo, eh Hong-Hong si Ginoo, sa kaibuturan ng aking puso, my heart, my mind, ang sakit is the avenue, in fact, a tool na nakaambit ka sakit ni Kristo, 1 Peter 4:12. In the same manner, ang imong pagkasakit o saka avenue na mupahaway, mamalandong, mag-ampo, makihistorya sa Ginoo, heart to heart, intimately. Nga, kung barko pa, kinanglang ibaradero na kay sisilo ni mga taya, kining mga diferensya sa mga barko, para nga inigdagan, ligon niya, durable tayo. Muras mga sakinan, dagan tayong dipang pandon sa iltio, kay medyo kagang-kagang na, kinanglang nga usbon, kinanglang baguhon ang model para dili makadisgrasya. Ingana sa ng tao, masakita, aro makapahuway. Labi na sa akong estado sa kinabuhi, na di ko ganahan yung pahuway kung basko yun po. As we why, sayang tayo ang oras para nako. Sa pagtugon, sa pagwali, labi na kaya itong bitugangan ng atong dibuhat sa atong negosyo. Sa atong iskwila. Pero ang Ginoo i-allow niya nga na ipatigon, kapuyon ka, kaya rin makahuway, makapamalando. Maunang I prayed this night, Lord, I need to have a life tinikas today tungod kay Istaron sa Malnagbirin na Maria ang atong limit ng ginahan. Sa ulog ng tibuok kalibutan, Mary's Assumption. In fact, way back 2 years ago or 1 year ago,
We were in Maasin City with my team. Nakasaka kami dito sa pinakahabog na muto sa Maasin City. Ha? Taga Maasin na yung taga-Krista ninyo sa Mary's Assumption. It was a miracle kay si Ate Lindsay nakakat-kat despite sa iyong ipati. Dagan ni Antonio at Limasawa with inang Irene abot mi dito sa Mary's Assumption. Munang memorable kaayo para na ko na nakatamad ko sa pinakahabog na imahins managabirin sa Visayas ang Maasin City Mary's Assumption rebulto or statue of mahal na birin sa Assumption. Muna siya. Munang thanks be to God for giving me another good health for this episode. Aron na kauban ko ninyo. Please take small interact mo. Now, in our gospel, this talking about sa pagduaw ni Maria kang Elizabeth. Naro kami duaw man ang mga birhin na ito kang Elizabeth. Pagadungog ni Maria na si Elizabeth Magdus, niyantos Maria sa iyang pariente. Ngano ka? Aron sa paghatag o encouragement, comfort, aron paghatag o pagdasig nadto kang Elizabeth. It is not hidden in our minds that Elizabeth was an old woman at the time when she became pregnant to John the Baptist, the baptizer of our Lord Jesus Christ. Iguang na sa kayo, in fact, Zacharias did not believe sa proclamation ni Archangel Gabriel about the conception of John in the womb of Elizabeth. That's why Zacharias became mute, na amang siya, itusod sa templo that is written in Luke chapter 1 sa pagsaysay, pagpaybalo sa pagkatao ni Juan. Mauni ang ato makita na mismo si Zacharias nalisan, natarantar, nabalaka sa gitawag na to body structures or body strength ni Elizabeth. Hindi na kaya according to the mind of Zacharias. So si Zacharias mismo nag-uol, nabalaka sa kahintang sa iyang asawang nagbabdus na mura o glukay na gigiag tuloka kwarisma langkay na, tibuwang na, idaran na. Lain mita paminaw, no? Kining mga babae na magbabdus niya mula pas ng 40 years old or else 50 plus magmabdus. Kita ay mag-uot, magtana. Makautong pabani o kinagwartaan kay pwede na ipa-sisarya. Painless delivery. Kanang mga anak na way sakit, pwede na. Tupukan doon. Sa labas na Zacharias, worried with regards to the status of Elizabeth. Mauna nga ito makita. Di modo, buhutan yung pagkabana si Zacharias kay mag-uulman sa kalimtang siyang asawa nga si Elizabeth, na idara na niya, nagmabdus pa. How about us, mga husbands? Are we worrying sa panahon ng atong mga asawa sa kitag-ulo, labdan sa ulo, sa kitag-mata, mag-uot ang kasing-kasing, na may problema? Are we worrying? Kulals atong kasabaan kay insensitive na takaayo, ang atong gugma, yopas na binahinay, di na ingana ka-espiso not like before sa bag-upang kami noon, na-espiso kayo ang gugma.
Pero kadugayan ang karispiso mila sauna. Oh, nainitabuho sa nagang kami yun. Look! Si Zacarias, buutan kayo. E bisan sa ilang pangidaron, sa ilang taas na kaayo nga kami yun. Maugyapon ang iyang pagbati, prisko lang gihapon. Ha? Kamong mga idaran na, graduating na sa kalibutan, taas na kaayo ang pinagsamahan ang inyong kasing-kasing sa una o karon. Mao pabagi hapon, pamutahan na lang ako na. And uban, ispiso, kadugay mula sa uman, anong pagbati. But look, Zacarias, felt the same care, love, concern to Elizabeth. Uldo, mga tiguan na sila. That's why, mingon Zacarias, di ko, oo, tiyaw bang, maganap kung asawang tiguan na, Nos Gabriel, maamang ka, kay di ka mutuos, akong giingon. Delikado rin kung hindi tamo po kung suntian tano. Ay, naa din ay consequence. Muna yung sa Hebrew 12:25, ay ang paglikay sa pagpamati niya itong nagwali. Kaya ang naglikay, according to Paul, probably, doon ay consequence, doon ay silot. But I know, kining silot, not now. Maybe later, or else, in the judgment day of God. Kaya di man ang Ginoo, maldito nga, awa, kamaminaw ron, pitusan ka, silutan ka, I don't believe, ngayon nga ng Ginoo. But there is a consequence. If not now, maybe soon. If not soon, maybe in the judgment day of God. Oh. Mauna ang ato makita na inungdan na naamang sa Zacarias tungod kay waksan mo tuwi ang Gabriel. Kaya nalugod siya. Pero tanawa, sa worries ni Zacarias, sa kaguol ni Zacarias, sa kabalaka ni Zacarias, kinsay nakapaliser ni ini, kinsay nakapadikris ni ini, kinsay nakapahupay ni Zacarias, and not only Zacarias, but also Elizabeth, believe me, ingon ang mga biblical scholars, the presence of Mary, ang presensya sa mga birhen mao ang nakalizer, nakadecrease sa worry, sa kaguol ni Zacarias o ni Elizabeth. Not mentioning any character except Zacarias and Elizabeth. Do you agree with me? Na doon na pa'y mga tao involved sa ilang pamilya, may magsila rin ng puyo sa ilang dapit na sa mga parenti may galap. Not only Zacarias and Elizabeth worried at the time when Elizabeth became pregnant, new one? I don't think so. Ay, mga parente, igala. Pero ang giving sus Biblia, apirtos ng kaguol, kabalaka. Look at what happened. When Mary came to their wattikod lives, ah, na may kanta na doon tuntun, when you came, sa ding miabot ka, oh, nagbago ang lahat. Maulita mo sa pamilyang Zacarias o Elizabeth. When Mary arrived, when Mary came to their family, everything was changed. Ang ilang kaguol, kabalaka, midikris. Ang ilang gipasan, gaan. Maulita ba tayan? And this is my analogy na kining assumption from one state kahintang to another state, another level, another kahintang. Take note, si Maria namatay according sa mga scholars, namatay. Sa diyang namatay siya, instant malugta, wala. Sa diyang gibutan siya sa usa ka lugnanan nga langob, pagbalik sa mga puzzles, Mary was not there anymore. That's why they concluded that Mary was in heaven, body and soul. Kaya wala naman ito niyang lawas. When they, what they called, go back, sa napit na ilang gibutan sa mga Mary, after her death, according sa tradition, kasaligan eh, 2 Corinthians 15, ang tradition,
gikabilin nga mga sugilanon gikan sa atong mga katigulangan, lagas mga apostoles. This is the truth. Motong di believe that Mary was in heaven, body and soul. In fact, it was in the prophecy of David. Sa Psalm 132, verse 8, na pagbibliya ari sa kong kamot, ang ating bulgata. Gadiin ang mga birhen di pasaka lawas o kalan sama sa iyang anak na mao ang atong Ginoo Jesus Kristo. Psalm 132, verse 8, according meaning maong propesya. Sa pagkining gitawag natong assumption gikan sa usar ka kahintang nagtos na ing kahintang you turn on into heavenly state. You got me? That is what we call assumption. In the same manner, sa intervention sa mga birhen sa kinabuhi ni Zacarias o Elizabeth, it was also an assumption. Gikan sa usa ka dapit kahintang, gikan sa usa ka location pilianan sa mga birhen, si transferred sa diyang mibaktas siyang kabungturan, sa diyang milawin siya, gikan sa naing probinsya, nato sa naing probinsya, just to come to the house of Zacarias and Elizabeth. Assumption means one state to another state. One situation to another situation. That is assumption. Ang yutangong lawas na himong langit nung lawas. Ang yutangong kahintang na himong langit nung kahintang. That is assumption. Gipasaka. Meaning, sa usa ka dapit, gitransfer nato og laing dapit. That is assumption. Technically speaking. Kung may tabuna sa liyang si Maria, buhi pa. Gikan sa usa ka dapit, nibalhin sa laing dapit. From one place to another place. Can I prove to you this presentation? Definitely yes. Tanawa, unya nangandang si Maria medali pag-adto sa sakalungsod sa kabukiran sa Udiya. Do you know na ang Galilea is another province? Judea is also another province. Speaking of Galilee, the province where Jesus was exiled according to Matthew chapter 2, 2029. Kaya ba't yun siyang Herodes o Merkilaw? That's why si Maria Jose brought Jesus Christ to Nazareth. Ang dapit na gidakan sa atong Ginoo, narito ang Cana, narito ang Capernaum. That was in the province of Galilee. Speaking of Judea, the Bethlehem, sa Bethlehem, Jerusalem, Bukid Kalbaryo, din si Kristo, ginansang. This place was in Judea. Meaning, long distance ang Galilea o Judea. Si Mary, sa Inibao, na nagmabdos, si Elizabeth, because of Gabriel, kung sa gibuhat sa mga birin, although magdos na siya, nanampo na sa itong Ginoo, may lakaw siya, nangandang siya from Galilee to Judea, a very far place. Layo, eh, wak pa man sa unay, jet plane, airplane, wak pa train, wak pa bus, wak pa auto, taxi, wak motorsiklo, wak pa. Ang ilan itong means of transportation, asno, karnero, kamilyo, ras, magbaktas. O wak ka dyan mo'y ikapalit o hayop. Kaagibaya ko, kaabot ko among means of transportation sa upper kamba sa una, transferring to another place, kapaw o balsahan o karumata. Kaagita na. Sakya to karumata niya. Sakya na to balsahan. Kasulita na. Muban, kabayo. It was not a joke. It was not easy for Mary. Na may desisyon siya, na milakaw siya, gikan sa lindapit, nagtos na lindapit, aron pagduaw o pagadto kang Zacarias o kang
Elizabeth. Mauli, ang ato makita na assumption in the first place, gikan sa Galilea, si transferred to Judea, gikan sa usa ka kahintang ngadto sa kahintang, that is what we call assumption. Categorically speaking, ako rin hindi pagimungatan, na doon ay assumption bisag buhit pas Maria. Ang atong common understanding if talk about assumption, ang pagkayag ng Maria ngadto sa taas. I agree with that. That is the truth. That is the dogma. Pero, I prove at this very moment na doon na assumption tabo sa una. Bisag buhi pang mga birin. Nagikan siya sa indapit ni Anto siya sa indapit. Muna to, aron paghimo ubo sa katabang sa pamilyang sa Karyas o Glisabi. Aron ang pamilya nga naas kaguol, naas kabalaka, kay tigong nagudagmabdo sila sabi niya. Kung saan may tabo niya, may magnesisaryan sa una, wala man. Ang masulog ko na pamilya, although dugal sa panayog anak, imbis na tigong open paghatag, di ka kuyapan na, di ka kamarato na, karong pasalitaga ang tigong na, dugal sa panayog, batan kung balda sila sabi, not granted. Muna yung usap ka, ang gulo nga tanang pag-ampo na ito, tubagon, pero dili, dayon, dayon. Kay sometimes we are just in hurry. Nagdalik lang ta. Why? Until such perfect time will come. Ecclesiastes is on upward, everything has its own time. Ang matagbutang na ikaw galing mo, oras, ugtak na. And not all prayers are answered automatically. Like the prayers of Zacharias and Elizabeth. Ang ilang pag-ampo, lugay na. Ang tubag, pirtin lugaya. Tiguan na. Di kakakuya pa na. So ba ang pamilya na naas kaguol, kabalaka, although na ay halok na joy, kay nagkaanak, good, na ang ibatas tiyan ni Elizabeth, it was done miraculously. Di kakamalipay, pero nagsagol ang kalipay, ang kaguol, kabalaka, kay kung saan ulit pagmanganak ni, tiguan na, delikado na, tadhana o manok pa. Oh. Maas na. Ma-return dong ka ng bagurunong. Tundot, maas. Tiguan na ba? Idara na. Sakay, may tabo, alino. Kabalo mo ang kalibutanon na pagbati. Kay kinira mo ang kalibutanon pagbati? Naa, nagpaluyo, ani? Ang kanguol, kabalaka, kalisang, kadlo, ang kagubot, sa una-una, ang daghang mga doubts, mga ibang kalibutanong pagbati. It was happened in the family of Zacharias and Elizabeth in the first place. But when Mary arrived to their family, when Mary came to their lives, you know, the earthly atmosphere was transformed into a heavenly atmosphere when Mary came to their lives. Nausap ang dagan sa ilang pagbati. Nausap ang dagan sa ilang pangunauna. Nausap ang dagan sa ilang panantaw sa kinabuhi. When sa niyang abot ang mga birhen sa ilang kinabuhi. Take note, not only Mary alone was there, but Mary brought Jesus Christ to their family, to the lives of Zacharias, Elizabeth, and even to John. Meaning, ang mga birhen, gabit-bit sa atong Ginoo. She carried our Lord Jesus Christ in her home. Muna nga ito makita ang closeness sa mga birhen o sa atong Ginoo, Jesus Christ. No doubt. And no one can question with regards to this truth na ang pinaka-close sa dughan ni Kristo ang iyang inahan. Mano, Hebreo 2:14-16, ang anak na kaambit sa dugo o punod sa inkabilibong inahan. In the same way, si Kristo na kaambit sa dugo punod, even sa batasan sa mga birin, ingon ang daghang mga tulog. Agree? Muna ang tinog. Sa dugo ang yutanong atmosphere
ni Zacarias, Elizabeth, Uguan, kay Lali sa Skahadlo, kaguol, itikuwam na nagbaptos pa, kung saon ni pag-utong. It was changed. It was transformed into a heavenly atmosphere. Wow! Kansa, sa dilhap ni si Maria, may abot dito silang balay. Muli akong gingon, na bisad buhi pas Maria, na anay asumsyon ay tabo. Gikan sa usak ka kahintang, ni abot sa laing kahintang. Gikan sa usak ka atmosphere, ni abot sa laing atmosphere. Ang yutanon na kahintang na himong langit nung kahintang. Ang yutanon pagbating sa Karyas o Elizabeth nga na ay kahadlo kabalaka. It was transformed, it was changed into a heavenly atmosphere. Into joy. Into trust. So ito makita na ang mga birhen ni adto aron pagka o panalangin. Kinsa gibit-bit mga birhen, iyan ang kawalingon? No. Ang gibit-bit mga birhen, ang atong Ginoong Jesucristo diha sa iyang taguangkan. And the exact image to that, kining mga birhen barangay na nas akong kilid. Na diin niya gitunol, igigulitan si Kristo. Niya gihatan, kining locations kulikod hagda man, but do not think that Mary choose only hagda where she will give or where she can give her what they call son Jesus Christ. No, that's not the point. Ang point lang, ang hagda is a chosen land, pinilit sa Ginoo for a greater purpose. And the purpose of this land is now what we call gradually fulfilled. Inahinay na ang katuman at kining hagna kung na event mahibulin dapit na diin ang mga magtutuos mga birhen ani magtapo ang mga magtutuos Ginoo you know, ani magdahin magimaya sa iyang ngalan. Kabaloko inahinay na matuman na dini sa lungsod sa hagna. Pero it doesn't mean na kining imahin na ang mga birhen na pumuti Kristo gitunod na sagna, di na. That's not the point. What you can see diya sa imahin sa birhen sa barangay, dilit na mo'y kansipa na. Ang kansipa na ang mga birhen ni gulit sa anak, gitunod sa kalibutan. Like what happened sa pagbisitang Maria, ngabtok ang Zacarias o Elizabeth, ang iyang gibitbit ang atong Ginoong Jesucristo, ngabtok sa maong banay, ngabtok sa maong pamilya, ngabtok sa maong mantiayon. Inanang mga birhen ka generous, iyang anak, ipanghatag, ano lang ka malipay. Dilit daw ang mga birhen, ang iyang anak, iyang di-offer para kanatong tanan. Diyan 1925, gilitgo sa mga birhen ang iyang anak na naanag tinga sa bukid sa Kalbaryo. Ingana ka generous ang mahal nga birhen Maria. Buutan, generous, matinabangon. Muli ang gibuat ng tus pamilyang Elizabeth kong Zacarias. Kay Maos Maria, si act or si active voluntarily, si did it voluntarily. Yang limo to ay nagsugo. It was out of their human inspiration. Na kini sa Zacarias o Elizabeth yang parintig, probably naguol na balaka sa ginagatan nila na nagbantos na tiguang na ordo dukera sa nagaambo na makabatong anak, pero wag igran sa batalon pa sa ilang tiguang na. Matomius Maria, at tuon ako ni ako ni Hupayo, ako ni Tabangan. Ako ni silang encourage na di malisan. And Luke 1:37, everything is possible with God. Tanang posible sa Diyos. It is proven beyond reasonable doubt na tanang posible sa Ginoo. Labi na ni atong dagko kayong pagtuo, Mark 11:24. So makita na kung gusto tagkausaban sa dagas tong pamilya,
kung gusto tagkausaban sa dagan sa atong pagkatao, sa atong kinabuhi, open the doors of your families. Allow Mary to enter. Open the door of your heart, individual of you, and allow Mary to enter. Dapita, tagaid kagiunan na magkasulod ang mga biril sa inyong pamilya. Then, your family will be transformed. Like what happened to Zacharias and Elizabeth. When Mary came, when Mary arrived, their atmosphere was changed. Their emotions, feelings will change. Agree, disagree. Kay mga biril, gadaan kalipay, nagto kanita. Ang mga biril, pagkauban sa atong kinabuhi, pagkauban sa atong pagkatao, magdasya o kausaban sa atong pagkatao. Nga nung kay Bako Ara, because I know and I see in my two eyes the helps, the works, the interventions of Blessed Virgin Mary in my life. Kay wapak ko magwali way back 15 years ago when I was a little boy, for your information, hilig kay kumanagkod sa Beris Barangay diya magsilas, magsure, ha? Sakay kong series, wapak ko may series sa una, sakay ko ka ng mga St. Jude sa Manpadiya or jeepney na upreskina sa kakustas, managkod ako na usap. Ugasa na ko taas mga birin, ako na nang himong pattern, pagpupanglaw, managkot ko sa mga birin nito. Kana may mga dagkutanan dito sa panglaw. Unexpectedly, pagdagas mga panahon, na ang dapit na sige ko o panagkot, sige ko ang ari, di rin naman rin pagkukibutang sa Ginoo o sa mga birin, kaya naasay buot ipahimo, like what we are doing every day, niling atong ministeryo. Kabalo mo ang mga birhen, dako kayong tabang sa atong kinabuhi. Wa lang ni makita sa ubang mga tao. Ngunit sa Mark 8:17 ay mata putah, ni dalunggan pungol, na ikasing-kasing tigah, kiwas na kakita sa interventions mga birhen sa ilang kinabuhi. See, kung nga kung na-analyze na yung pag-abot ni Maria sa pamilyang sa Zacharias o Elizabeth,